Aloha, aloha, migalab, shout out sa lahat. So, welcome to my vlog, kapatid. So, ito kasi medyo mahirap kasi hindi makikita yung ano. So, andito ako sa isang sasakyan. So, meron po akong laptop na ano, pang-diagnose. So, electronics gear kasi ito. Ayan. Electronics gear, yan. Ang nagluko nito yung gear eh. So, kailangan natin check natin yung ano dito sa laptop. So, inopen ko yung laptop. Saglit lang ha, mga kapatid. Aloha! Ito pala yung continuous ko na ano. Yung sa diagnose ng sasakyan. Yan yung sasakyan ko. So, ito yung ano niya. Software yung ano sa pag-program dito sa pagdadiagnose ng yan laptop. So ito yung laptop na pang-diagnose ko, mga kapatid. Yan, ito po yung pang-diagnose natin ng ano, hindi ko alam kung kita. Jaltest po. Sinitsi ko po yung ano nito kasi walang pick up. Ayaw po make up, so ito yung pang-diagnose natin ng ano, sasakyan. So yan, Mercedes-Benz. Tapos hanapin natin yung Atrus. Click. Ito po yung model niya. Ay, MB2 ito, MB2. So ito yun, dito siya nakasilip yan. Click. Hanapin natin yung engine. So dito tayo sa engine. Yan po, kita nyo po engine. So click ko siya. Tapos pupunta ko tayo sa pump. Unit pump system. Yan, unit pump system. Click. Tapos ano natin kung ilan ang cylinder. So yan na pala, i-connect na natin siya. Connect. Tapos pag connect siya, lagay natin sa 6 cylinder. Ayan, 6 cylinder siya. 6 cylinder. So, punta tayo rito. Check na. Loading po siya. Ayan, identifier. Punta tayo sa identifier. Ito ba, kita nyo ito. Ayan, click ko yung diagnose identifier. So, ayan, punta tayo sa diagnosis. Click. Diagnosis. Binabasa niya na yung ECU ng ano, memory ng ano, ng MR. Doon sa may computer. Sa computer box ng makina. So ngayon ECU, ang bus air natin ay nagiging blue na. Ibig sabihin okay na yung bus air natin. Kasi may problema doon, naglo-loose po yung ano, lumalabas po itong error na to na bus air temperature. Yan, bus air temperature. Yung mga nakapula, yun yung mga sensor na oil pressure, oil temperature, yung mga nakapula. Ibig sabihin may problema po yung oil sensor nito. O, oil pressure. Oil pressure na ano, hindi nakakabit yung ano nito, yung wire. So yung ECU naman, meron siyang internal ECU, electronics control unit to sa ng engine control. Modify sa ano, yung receiver niya, electronics control units. Yan ang ano, electronics control units, internal error. So yung ibig sabihin ng ano, yun na yung ano, electronics control niya, ECU. Ibig sabihin lang. So may error sa loob. So okay na siya. So pag i-click natin yan, lalabas po yung computer. Ito po yung computer ng ano, makina. Yan po yung computer ng makina. Yan yung ECU. MR. So yan yung mga numbering ng ano niya sa connection. So yan. D
dito kailangan meron siyang tatlong positive. Dalawang direct na positive, dalawang direct na negative. At isa doon sa susian at sa starter. Ito po. Kung wala itong ano na to, wala po siyang hindi start pag kulang po ng connection dito. So yun. Wrapping lang po yung pag-ano po dito. So yan po. So ngayon, X ko dito. Gagawin ko yung i-clear natin, clear. Click natin yung clear error. Yan, check. So finish. Clear ulit. All the successfully repaired error will be cleared from the control unit's memory. Yan. Ito yung routine po na ginagawa ko dito. Hindi pa lang kung kita yung laptop. Yan, check. Finish. So, i-diagnose ko ulit. So, matitira nito yung oil pressure. Yan, yung dalawa na to. Kasi hindi yan kinunik. Kasi na tumama yung belt. Okay lang yun kahit wala yan. Meron naman siyang isang option, isang ginawa na ano. Lang po yan. So, open na po siya. Ang problema kasi nito, walang pick up. Exit na natin. Ay, siya nga pala. Yung ano pala nito. Para mo malalaman pala yung ano, saan natin hahanapin yung ano. Yung sa may 6 cylinder ito. So, dito tayo sa ano pala. I-check natin yung ano, yung pressure ng ano, ng sa idling lang niya, idling. So yun, check system check. So idling natin, cylinder balance speed, idler. So check dito, check bali yung ano niya, engine speed, idling lang niya is 559.60. yan, ganun lang siya, nakasit na po yan. So ito po yung ano niya lahat. So negative 1.71, 2.15, 3.34. So okay lang po yung ganyan, mga guys. Pero kung reading nito is, halimbawa itong 2, umabot siya ng 10 or 5, ibig sabihin abnormal na po yung pressure ng ano, ng cylinder. Kasi cylinder 1, 2, 3, 4 up to 6, kasi 6 cylinder po ito. So okay lang po siya. Kasi ang reklamo nito ng driver ay wala daw pick up. So okay na yan, exit ko na. So yun, hanggang dito na lang ako, mga kapatid. Yun lang ang ano natin, rough tutorial. At ito po yung sasakyan. Yung laptop natin, pag-diagnose natin talaga ito. Pang-diagnose ng sasakyan. So yan. Okay. Big love shout out pala dyan sa lahat-lahat na lang na mga ano natin. Wala kayo, wala din ako. Sige, maraming salamat po. Bye-bye.